Shoutout kay Boy Boy from Dinalupihan, Bataan at kay Greg Bautista. Maraming maraming salamat sa support at BM. God bless sa inyong lahat. Sasabak sa kanyang huling PBA game si Phoenix Big Man Doug Kramer, makaraang i-anunsyo nito sa kanyang social media account na magre-retiro na ito matapos ang 12 taon sa liga. Bagamat hindi tinukoy ni Doug Kramer ang dahilan ng kanyang pagre-retiro, tinayak nitong hindi ito dahil sa kanyang injury. Ayon kay Doug Kramer, "Yes, magre-retire na ako pagkatapos ng 12 years sa aking career sa PBA. Sasabihin ko na lang sa future kung bakit magre-resign na ako. Wala akong injury at healthy ako as ever. Sobrang blessed ako sa paglalaro since 2002 sa Ateneo Blue Eagle. Sa Biyernes ay haharapin ng Phoenix Fuel Master ang Blackwater Elite sa Smart Araneta Coliseum. Susubukang makabawi ng Phoenix na nasa kulelat na may 2 panalo at 8 talo, lalo pat malapit nang matapos ang elimination round ng Governor's Cup. Matapos madrop bilang 5th overall ng Air 21 Express noong 2007, naglaro rin si Doug Kramer sa mga koponan ng Global Port o Northport Batang Pier na ngayon at sa San Miguel Beerman. Sinabi pa mismo ni Doug Kramer, "Marami pang dapat gawin. 36 pa lang ako, marami pang dapat akong patunayan sa labas ng basketball. Sa mga kapatid ko sa PBA at sa Phoenix, mamimiss ko kayong lahat." Samantala, sa San Beda Naga High School itong si LA Tenorio na ngayon ay kalaban ng Letran sa NCAA Season 95 Finals. Kakaiba ang sitwasyon ni LA Tenorio ngayon, alumna ng San Beda, ngunit assistant coach para sa Letran na pumutol sa winning streak ng Red Lions. Ayon mismo kay LA Tenorio, "Weird feeling talaga. Hindi na niya pinansin ang mga basher na sinasabing traitor siya dahil sa pagharap nila sa finals." Ayon pa mismo kay LA Tenorio, "Wala eh, ganun talaga ang buhay. Nandito ako sa Letran, I'm part of the coaches, and I'm here para tulungan ng mga bata. It doesn't matter kung nasa Letran ako, di naman ibig sabihin na binabaliwala ako na nagsanbeda ako. Nandun pa rin ang pagiging bidista ko." Sinabi pa ni LA Tenorio, "Gusto kong matulungan sila, ma-inspire sila to become better players and better person. It's weird feeling lang pero at the end of the day trabaho lang. Nandito yung calling ko para makatulong sa mga batang player." Sila mga ka-BM, ito yung pinakabagong balita ngayon sa mundo ng Philippine Basketball Association. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Like and subscribe mga ka-BM. Peace out!